What's up guys? Ito na naman ang inyong madiscarding misis and welcome to my channel. So for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano i-remove ang watermark sa ating KineMaster. Pero bago yan, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Hit the bell button para ma-notify ka tuwing mag-a-upload ako ng mga bago kong video. And i-share ko rin sa video na ito kung paano i-download ang new latest version ng KineMaster Pro X Plus 2020 ng walang watermark. So, kung gusto mong malaman, just keep on watching guys! So dito guys, gusto ko lang ipakita sa inyo ang aking KineMaster na naka-install. Dito, ipapakita ko sa inyo na merong watermark ang aking KineMaster. So yan. Mag-try tayo ng video para makita nyo na merong watermark. So ayan, malinaw na malinaw na merong watermark and made with KineMaster. So yan ang tatanggalin natin o magda-download tayo ng new latest version ng KineMaster. Ito yung KineMaster Pro X Plus 2020. So para ma-download natin yon, kailangan nating i-uninstall itong ating KineMaster na ito. So yan, uninstall natin guys. So yan, tap natin ang uninstall. So kapag na-uninstall na natin ang ating KineMaster na may watermark, punta tayo sa ating browser, sa ating Chrome. Dito i-type natin ang ating KineMaster. So ito guys, pag may lumabas na dito sa baba, ito yung i-click nyo, yan, nakikita nyo, i-tap nyo yan, then kailangan ganito yung itsura nun kapag na-tap nyo na, then i-tap natin tong KineMaster Pro X version, tap natin ang download. Then guys, pag may lumabas na ganito sa inyong screen, ignore nyo na lang yan, itap nyo na lang yung OK. So, madadownload pa rin naman natin yung kahit may lumabas na ganun. Hindi ko rin alam kung anong ibig sabihin nun. Basta itap nyo lang yung OK. Then dito, kung gusto nyo makita yung dinadownload nyo o kung ilang percent na siya, itap nyo itong details. Ayan. So yan, nakikita nyo naglo-load na, nagda-download itong ating KineMaster Pro X version ng 4.7 something. Then, mas madali ito guys i-download kapag yung connection nyo is malakas, syempre. So sa akin, naka-fast forward lang yan kaya parang pansin nyo mabilis siyang mag-download. Pero medyo mabagal po yan. So, matuto tayong mag-antay. Ayan, na-download na natin. So, after nyan guys, punta tayo sa ating files. Sa file manager. Or sa akin kasi, my files ang nakalagay. So, yan. I-tap natin tong installation files. Ito yung bagong mukha ng KineMaster Pro X Plus. I-tap natin yan. Install. So, tap natin ang install. So, wait natin saglit. So, ayan. Tapos na. Then, tap natin ang open. Dito, ito na yung bago niyang mukha o itsura ng KineMaster natin. Tap natin ang allow. Allow ulit. Dito guys, itap natin ang run analysis now.
So wait natin ng mga ilang minutes lang. Antay lang tayo kasi marunong dapat tayong mag-antay. So ayan, tap natin ng okay. So dito guys, napapansin nyo, nandito pa rin yung mga files ko, yung mga video ko, hindi pa rin siya nabubura. Oh, naiiwan pa rin yan siya. So dito, try tayo ng isang video, yung kagaya kanina. So yan guys, wala lang watermark, diba? 100% working siya. So sana makatulong tong video na to sa may mga kind master na mayroon pang watermark. Guys, please share this video para makatulong tayo sa iba. So yan, try tayo ng isa pang video. So halos same lang sila ng old kind master ko, pero ang kaibahan lang, syempre yun may watermark. So dito, try natin tong animation ko. Itong aking subscribe button. Ayan. So dito guys, halos same lang naman sila ng old version ng Kind Master. And yung color nila, kung dati red-orange, ngayon naging blue. And dito, try natin mag-export o mag-save sa ating gallery. So tap natin ang export. Dito, hayaan lang natin matapos ang exporting. Then after nyan guys, punta tayo sa ating gallery. Eto. Tap natin ang gallery. So, hanapin natin ang album ng export. So, naka-album po yan. Yan. Tap natin. Try natin. So, ayan guys. 100% walang watermark. So, eto yung bagong mukha ng Kind Master natin. Ayan. Kulay blue na siya. Kind Master Pro X Plus ang nakalagay. So ayan. So guys, sana nakatulong tong video na to sa inyo. And kung nagustuhan mo ang video na to guys, huwag mong kalimutang mag-comment dyan sa ating comment box. Like and share na rin this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bago kong video. Maraming salamat. See you on my next video guys. Ingat tayong lahat. Bye!